quality workout. Ito ang gusto nating mangyari sa tuwing tayo ay nagbubuhat. Pero paano mo makakamit yung quality workout? Sa video nito malalaman nyo kung nagawa nyo ba yung quality workout o hindi. Never slow till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Ang tinatawag na quality workout ay yung nagawa mo yung pagbubuhat ng tama at naramdaman mo yung pump ng muscle group na winorkout mo. At upang magawa mo yung quality workout, narito ang ilang mga tips para dito. I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out. Mahalaga na dapat hindi tayo puyat bago magbuhat. Dahil kapag kulang ka sa tulog, malamang nawala ka sa kondisyon mag-exercise. Mabigat ang pakiramdam at makakaramdam ka ng kawalan ng gana sa pagbubuhat. Tiyakin mo rin na nakakain ka ng sapat o yung tinatawag na pre-workout meal. Nakabilang dyan ang carbohydrates upang may sapat na lakas ka sa pagbubuhat. Bago ka pumunta sa gym, dapat alam mo na yung mga exercises na gagawin mo. Ito yung program kung tawagin. Yung iba kasi, pagdating pa lang sa gym, saka pa lang sila magpaplano kung ano ba yung mga gagawin niyang exercise. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path if you want it bad. Kung ikaw ay payat, unahin gawin ang mga compound exercises gaya ng deadlift, squat, barbell row, at bench press. Kung ikaw naman ay nagpapapayat, katamtamang bigat ang buhatin at gumawa ng 15 reps pataas sa bawat exercise. Mahalagang gawin ang proper form sa bawat exercise. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Yeah. Ang progressive overload ay isa sa mga mahalagang gawin upang magkaroon ka ng quality workout. Dahil napakabilis magpatubo ng muscle ang technique na ito. Ang ilan sa mga halimbawa ng progressive overload ay ang pabigat ng pabigat ang bubuhatin sa bawat set ng exercise. Pwede mo rin haluan ng superset. O di kaya naman ay drop set sa iyong program. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love. Ang pag-connect ng ating isipan sa ating muscle habang nag-e-exercise ay tinatawag na mind-muscle connection. Gawin mo ito upang magawa mo yung quality workout. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't... May nagsasabi na hindi porket nagkaroon ka ng muscle soreness kinabukasan o sa makalawang araw, ay ibig sabihin nito ay tama yung ginawa mong exercise. Pwedeng oo, pwede ding hindi. Pero para sa akin, ito ang palatandaan ko na nagawa ko yung quality workout. Kaya ako nagkaroon ng DOMS. Slow till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Yeah, put it... Ang mga katangian na nabanggit ko na dapat taglayin upang magawa mo yung quality workout ay para sa mga seryosong nagpapalaki ng katawan. Pero kung ikaw ay papalya-palya sa pagbubuhat at labo-labo ang mga exercises na ginagawa mo, well, nasa iyo yan, kaprakti. Dahil baka ang body goal mo lamang ay ang pampormang katawan at hindi pang competition, hindi mo na kailangan gawin ang quality workout. Dahil gaya na nasabi ko, ang quality workout ay para sa mga seryosong tao na nais gumanda ang kanyang katawan. Tandaan kaprakti, kahit magawa mo yung 100% quality workout, kung hindi naman kumpleto ang tulog mo sa araw-araw at hindi rin sapat ang nutrisyon na iyong kinakain, mawawalang saysay din ito. Alalahanin nyo ito
buhat, kain, tulog para sa mabilisang pagtubo ng ating muscle. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share upang lalo pang lumago ang channel na ito. Pakiclick mo na rin yung notification bell upang lagi kang updated sa mga videong i-upload ko. Salamat po. Hanggang sa muli mga kaprakti. God bless.